sa pagtatayo ng simbahan ng mga lupa. At number three ho, syempre yung social services. Dapat pinapalakas din yan, yung social services to the poor. So, mahalaga yung meron kang makonkretong servisyo na tinutulungan yung mahirap na may angat nila yung sarili nila. So, hindi lang ito doon out. Kung hindi meron ng formation, education, organizing element, kinoconsult sila, tapos hindi sila tinatrato as objects of charity. Kung hindi tinatrato sila as co-learners, co-journeyers towards fullness of life. So, yan naman po yung isa rin mahalaga aspeto ng stewardship. So, ganito po yun. Isasummarize ko na po. Pag tinignan mo ninyo ang inyong mga parokya, ang normal ninyo makikita, wala tayong study sa Philippines, pero sa Amerika meron. Ang 80% ng pera ng mga collections nagkagaling sa 4% or 5% ng parokya. Imagine nyo, isang daan, di ba, mayroon kayo 100,000 collection, 80,000 doon, ilang pamilya lang gagawin. Sa volunteerism, ganun din po. Tingnan ninyo, ako po, may mga pinupuntahan ako, 10 taon na akong hindi nakapuntahan, pagbalik ko, sila pa rin. Sila pa rin yung mga volunteers, sila pa rin yung head ng mga ministries. Ang volunteer hours natin, sa 10,000 volunteer hours, 80% nun galing sa ilang tao eh. Tapos nagtataka tayo. Bakit hindi sa... Pero ito po yung problema, may dalawang reaction yan. Yung unang reaction, wala namang problema. Kasi yung indicators of success nila, number one, puno yung simbahan tuwing Linggo. E kaso, 50,000 yung parokyano, mapuno mo lang ng 2,000 yung simbahan, check na. Okay na ba yun? So yun ang number one indicator nila. Successful tayo, galing yung simbahan. E bakit? Puno yung Sunday. Yung number one yung problema. Number two yung problema, basta umabot lang yung pera para mabayaran ng kuryente, makapagbigay sa diocese, para mabayaran yung ano, check na. So hindi natin ang pag-uusapan, paano yung social services sa mahirap? Paano tayo yung education sa mahirap? Paano natin dudulong ang pera? Kaya nangyayari, umabalik doon ang failure of evangelization, inaakala, ini-interpret as unang ng finance. Kaya kailangan ng stewardship. Ganun yung logic eh. Bakit hindi nyo nagkatampanan yung role ninyo as evangelizers? Walang pera eh. Bakit yung nililigtas ninyo eh, mga ligtas na? Eh, walang pera eh. So, dalawa po yan. Yung isa, pumpiyasa tayo na okay na yung ginagawa natin. Satisfied na yung mapaparihan at dahil po, okay na yan. Pangalawa, marami po, hindi man nakikita ang problema. Yung pinakamalaking problema. Naalala ko parati yung parable ng yung parable of the shepherd na meron mawalang isang tuwa. Di ba? May parang yun, may 100, tapos dinala niya yan sa safe ground, yung 99, tapos nawala yung isa, yung isang hinanap ng pastor. Sa simbahan ko natin, balita, ang inaalagaan ay yung isang tupa na nasa safe ground. Yung 99 po ng mga nasenggo, yung mga drug-addict, yung mga hindi nagsisimba, nag-lapse na yung ano nila, yung faith nila, yun. Bahala na sila. Pumunta sila sa sentro. Gusto nila ng spiritual salvation. Pumunta sila dito. Yun po yung malaking problema natin. Yung pera, ako lang ng pera, at ako lang ng volunteers. Sintomas na po yun. That we are not good at being church. We are not doing what we're supposed to be doing. We're not doing it well. Kasi pag ginagawa natin mabuti nun, yun naman po yung testimony
ng mga natatanim ng stewardship churches. Sasabihin ko po itong numero na ito, no? Pero huwag niyo hong take it with a grain of salt. Normally po yung ina-accompany namin ng mga nagiging stewardship parishes. Nagtatimes for po yung finances. Tapos dumadami yung volunteers. Bumalag po yun ng stewardship. Hindi yun ang punto ng stewardship. Stewardship is not fundraising. It is bringing people closer to God and to others. When you do that, they will share their resources. They will share their time and their talent. Lalo-lalo na po yung mga mahihirap. Ako, napakabukas po ng puso ng mga mahihirap mag-share. Ganyan po mangyayari. Tapos ang mangyayari po, it will not become a church of parang hindi ko alam sa pasimbahan nyo, no? Pero may mga simbahan po na parang nakapari ng ilang pamilya. Parang napakiramdam ng ilang pamilya. Ako yung nagpatayo nito eh. Ako yung nagano'n yung altar na yan eh. Ako yung nagano'n yung tanggol na yan. Ako yung nagpa... Tapos talagang grabe. Talagang pinipresa nila yung pare. Nasundin niya kanilang mga... Yung sa parish place ko naman, gano'n na nangyari. Bakit ka parating na sa mga mahihirap? Bakit kung nakapapayaran niyo kami dito? Kung hindi mo palitan yan, hindi kayo titigil namin ang aming suporta. Grabe, parang ang simbahan, pag-aari ng mga tao nagbibigay ng pera. And naiintindihan ko yung logic nila. Kasi if you share your time, talent, and treasure, of course, meron kang skin on the game. Meron kang participation doon, at yung may ownership na. Kaya lang ang problema ko, halos lahat ng simbahan natin, ganon. Ilang pamilya lang ang nagbibigay ng 80% of everything from talent to treasure. Ang stewardship po creates a democratic church. A church na mula mahirap, kasi mga kapatid, pati mahirap po, we will ask them to share their treasures. Kahit mahirap. Kasi na ganun pa fundamental yung teaching ng church sa pera eh. It cannot be our master. Pero siyempre, dapat papasalamatan mo ang hindi nila. Magbigay sila ng piso isang buwan. Dapat papasalamatan mo yan in the same way na papasalamatan mo yung nagbigay ng 20,000. Tama? Kasi yun ang kaya nila eh. Pero pag ganun po yung nangyayari, pag wide yung participation, yung simbahan po, hindi na nagiging pag-aari ng ilan. Ang simbahan po, nagiging pag-aari ng marami. Kaya yun po yung gift ng stewardship. Tapos dahil ang stewardship ay hindi siya ano yun. Ang challenge ng stewardship is growing in stewardship. Ito po yung pinakamagandang nangyayari. Nagkakaroon ng culture of constant improvement sa simbahan. May mga kaibigan po akong pare, pero po kung may kakilala kayo naman, pagka-graduate sa seminaryo, hindi na lang bukas ng libro. Hindi na nag-aaral. Yung makilala ko kayo gano'n? Ha? Wala na, tapos na eh. Graduate na eh, naamin na eh. Hindi na nag-aaral. Para pag lang position equals capacity. Ibig sabihin, binigyan na ng ginawa ng parish priest, therefore, automatic, may capacity ka to be a good leader of that parish. Ganun ba yun? Kaya ako nga, tagal-tagal ko ng executive director ng SPI, hanggang na yun, nag-aaral ka. Kasi may culture of constant improvement. Kasi yan po yung isang hallmark ng stewardship. You have to develop your gifts. You have to develop your opportunities. You have to develop whatever is given you. Hindi pwedeng binigyan ka ng ganito, mamamatay ka, ganun pa rin. Binigyan ka ng ganito, husay na talino, mamatay ka, ganun pa rin. Hindi po pwede yun sa stewardship. So may ganun kasing drive for
result-oriented actions. Napakahalaga sinasabi ko po yan sa inyo dahil isang problema po sa simbahan. Walang masyadong consequences pag yung parish priest hindi makaka-deliver. Sa NGO po, bawat project, ito yung input mo, ito yung output, ito yung outcome, ito yung budget, meron po yan sa bawat NGO. Pag hindi mo po nagawa yan after 3 years ng project, isang taon, naka-evaluation, pag hindi mo po nagawa yan, tanggal ka. Pero sa kapareha, parang walang gano'n. Pwede kasi po yung isa, pwede mag-minisa lang yung isa, okay na. Pwede hindi nagre-respond to the light of the community, pwede yun. Kasi walang clean, walang culture of constant improvement. Walang drive to be better. Bakit? Kasi to be better equals hard work. Diba? Ito may pinagsama natin kanina. Pag may nagbabago, at ginagawa mo yung hindi mo ginagawa normally, kailangan mag-aral. Kailangan mag-pulsibita. Pero pag nagagawa na, matagal na, dali na. Pero yun po yung nagiging malaking problema. Dahil wala tayong ganun, na constant improvement, at nangyayari, you cannot even hold fellow priests accountable. Alam niyo mga kapatid, kitang-kita ko yan eh. Sino sa inyo yung nanood nung championship ng Ateneo Lasal sa volleyball sa mga women? Sino yung mga nanood na? Ba't pala hindi sigat dito yung volleyball? Ha? Basketball. Pero ito yung nakita ko. Ito yung nakita ko. Championship yun. Every day is on the night. Championship yun. May magkakamali na teammate. Ano nangyayari? Antayin pa ba yung coach magsabi? Hindi. Yung teammate sasabihin, huwag ka naman patayin dito ka sa magkakamali yung isa na sasabihin ng teammate. Okay lang yan, kalimutan natin yan. Tuloy tayo. May constant connection na nangyayari within the group. Kasi alam nila yung roles nila. Alam nila yung ano yung gagawin para manalo. Minsan po, parang hirap na hirap ako makita yan sa simbahan. Yung fraternal collections. Siguro natatago, siguro ginagawa pag dalawa lang kayo, tapos siya kayo. Pero parang hindi ko siya nakita as part of the church culture. Na pag mayroon somebody is holding the entire church down, dapat din nakausap yun. Bakit? Kasi we are all accountable to each other. We're accountable to the mission. We're accountable to building the kingdom of God. Ang problema, kaya mo na yung bike-up po ay mag-correct siya. Kaya mo na si Bishop mag-correct siya. Walang sense of team. Di ba? Sa basketball, hindi ganyan. Hindi antayin yung coach na sasabihin, apagad mo naman. Yung teammate mismo sasabihin, hindi, bangbilin mo yan. Pag makalusok sa ito, ako sasagot, teamwork po yun. Bakit? Kasi yung trabaho niya, effect sa trabaho mo. Pag yung isa, nakita ko po yun, marami ang karma sa amin. Ang husay-husay na parokya, papalitan ng lasenggo palit, pag sa tibong parokya. Walang nakokorek. Antay mo lang yung bishop. So yan po yung isang fruit of stewardship. Nagkakaroon ng culture of constant improvement, nagkakaroon ng culture of outputs and outcomes. So siguro, yan po yung mga pag-uusapan natin in detail sa coming ano natin. Yung pinipare namin kasi ngayon, sana, what is stewardship? How does it look? What does it look like on the parish level? What does the priest need to do to implement stewardship? And what is at stake for the church kung may implement yung stewardship? So siguro yan yung ibibigay namin next time na ilan yung third Monday ng June. So ngayon, mahalaga na siguro na
nakita ninyo na as leaders, napakabigat ko ng papel na binigay sa inyo. You do not own yung position niyo as parish priest. You are only stewards of that position. Pinagtatiwala ko ng Diyos sa inyo yung simbahan. Hindi yung simbahan yan. Kaya kailangan, you should take seriously yung role niyo as leaders. Ibig sabihin mo, nag-aaral kayo, nag-uho, constantly pinag-uhusay ninyo yan, tapos talagang sinusubukan ninyo to respond to the crisis of the community. Ano dapat yan? Hindi mo kasi yan ordinaryong trabaho, dahil ito po trabaho, education ninyo. Mayroon mo yung direct correlation sa quality of life ng mga tao. Kami po, kahagaling lang namin sa Tacloban. Nag-provide kami doon. Alam niyo yung nangyari doon, yung super typhoon, ano? Nandun kami for 3 years, kasama namin ng other NGOs. Ang pamilya namin, psycho-spiritual counseling. Mga kasama namin NGOs, nagtayo ng mga tulay, nagtayo ng mga bahay, nagtayo ng livelihood, etc. Tapos nagkaroon ng assessment. 3-year assessment. Alam mo ang naalala ng mga tao? Hindi yung bahay. Hindi yung livelihood. Ang naalala nila, psycho-spiritual ay yung process nila. Na na-rebuild yung trust nila sa Diyos. Nakita nila yung purpose yung ano. They were able to see that even with tragedy, depending on how you react to it, if you react to it in faith, even yung pinakamasasamang nangyari sa'yo, good things can come out of that. Pero naalala nila, ano po kasi yung power of our faith? Ang power ng faith natin is we can go beyond ourselves. Pinapakita doon that we are not creatures of socio-economic histories. Hindi tayo creatures of yung what is going on around us. Hindi tayo madahon na hinihipan kung saan-saan. That with intentionality, ang dami natin nagagawa. And with God, with us, or tayo, nagpa-participate sa will of God, ipaklase yung nagagawa. Yan po yung stewardship. Yung ganong klase na spirituality. Na hindi lang siya salita, o hindi siya nakalutang sa ere, kung hindi salita, isabihin spirituality, na merong kahit baguhin ang buhay ng mga tao, ng mga simbahan, ng mga. So, napakalaki po ng papel ng mga kapalingan dito. At again, decision po yan. It is a decision. Sabi ko nga, how do you react to changing events? How do you react to new stressors from the outside? Pwedeng ignore mo lang yun. Business as usual. Or pwede makinig ka doon sa ano, tignan mo yung what is happening and ask, what is God? And given na ganito yung nangyayari. Ito, tatagalin na lang sa'yo. It's an opportunity to be better as church. Ano yung gagawin mo? Will you exploit that opportunity? Etc. O pababayaan mo lang. Choice po yan. At ito po yung sinasabi ko. Hindi ko pwedeng mangyari yan na makikinig lang kayo sa mga talks. Kailangan po ito ng self-reflection tsaka tulong sa Holy Spirit and prayer. Kasi po yung mga salita, sa iba, siguro na ako nag-endax, it makes very clear what you have to do, pero hindi often natatranslate yan into action. Iba po yung kailangan doon. Talaga kailangan mag-decide ka. Ito ang gagawin niyo. Yun po, nasa sa inyo po yun. So, maraming salamat doon sa papakinig. Pero sana po magnilay pa tayo, makinig tayo sa Holy Spirit. Kung ano po yung gagawin natin. Haharapin lang po natin ba yung financial aspect ng problema natin. O itutuloy-tuloy natin gagawin natin talaga simbahan na merong preferential option in love for the poor. Meron siyang
drive to transform the poor so that they become the main evangelizers of the church. Hindi lang sila objects of evangelization, hindi objects of charity, kung hindi kasama natin to proclaim the new heaven. So maraming salamat po. Ang gagawin po natin ngayon ay magbibigay tayo ng short testimonies. Ano yung konkreto karanasan doon sa turning a parish into a stewardship parish. Sisimulan po natin kay Sister Frances. Sister Frances nasa Diocese of Cavaliches. Tapos parehas po yung situation ninyo ngayon. Dahil sa Diocese of Cavaliches, ginawa na rin po yun, tinanggal na rin po yung arancel. So siguro ngayon pipwede na yung para at yung makaranasan nila ba. Para pakanda natin sa Sister Frances. Good morning, everyone. Maraming salamat po sa invitation in your diocese to be with you, to share something with you what we have experienced. Ayaw sa akin ang mic. I have been with SPI since 2003, promoting the spirituality of stewardship in the Philippines by invitation and referral, and also had been had an opportunity to be with the team to share also this experience to the Archdiocese of Myanmar and to attend an international conference on stewardship in the U.S. So while we are doing this work, voluntarily, we also have been blessed and have learned so many things to really help our church become more vibrant and self-sustaining and alive. So in the diocese, why am I in the diocese of Cavaliches? Because I stayed, our convent is within the jurisdiction of the diocese. So. Anyway, my connection with the diocese started since when I was in with SPI, because we already have been giving them information on the spirituality of stewardship. So this is the journey, or maybe the strategies or steps that the diocese has done. At the beginning, we asked, why stewardship? So, para nabanggit na yung Joey kanina, this is to answer the problem of sustainability, particularly on the finances, to cover the major pastoral concerns and operations of the parish or the diocese. So this is its direction. So step one. In 2009, the bishop called for a diocesan-wide seminar on the spirituality of stewardship, and fortunate that we got Bishop Papilio as the main speaker on this. So he's also a great promoter of the spirituality of stewardship. So after the seminar in 2009, the diocese created a team. And who are the members of this team? It is also related to the intention. Finances. So the diocese selected the heads of the temporalities commission. You know the direction of this commission, no? Of this ministry. So second, after creating this team, they had a regular meeting and regular formation, meeting and formation. This is to deepen the understanding of stewardship on how it responds to the concerns of the parishes and to redirect its actions. So ito yung
objective ng regular meeting and formation. But in the long run, 1 year, see, 1 year, I was with them, accompanying them in this formation. So after a year or halfway, there was some kind of, gusto ko na silang sabihin, hindi yan ang direksyon ni Lee. Ito yun ni Lee. Pero I allowed them to go through the journey until they realize the direction of the spirituality of stewardship or the stewardship that they said, we belong to the temporal discrimination, members of this commission, but stewardship is giving us something that is more than what the temporal commission is doing. So I was happy hearing them. So then what should we do next? They said, it's from them, from the ground. They said, I think it is better that we should separate temporal discrimination. Kasi ganito ang nangyari. Kinuha sila, gumawa ng stewardship team to be under the temporalities commission. So they found the conflict. Kasi ang focus ng spirituality of stewardship is the spirituality. The temporalities is the doing part. So kailangan ito maghiwalay para ma-focus ang formation on the spirituality at saka ituloy ng temporalities commission yung kaming ginagawa. So yun yung naging takbo. Then after that, tuloy-tuloy yung sharing, tuloy-tuloy yung deliberation on how and what is direction kung ihiwalay. So in 2011, there was Diocesan Pastoral Assembly. So from 2009 and 11, lumabas ito sa discussion and deliberation. So the issue came out. Then, the suggestion of creating a stewardship commission as an added commission in the diocese. So anyway, the execom studied further the intention of separating or adding another commission and then passed the written intention to the bishop. So of course, ang nangyari, the bishop, Antonio Tobias, supported and approved this intention. So stewardship commission is the seventh commission of the Diocese of Magaliches. So, by that, it answered the fear of the lay, of the transfers of the priests, because it is already in the structure. So, a priest come and go. So this is the answer. Ituloy-tuloy ang commission, ang ministry. So nawala yung fear. So, kasi whether the priest likes it or not, since it is in the structure, kailangan niya kumilos. Lalo na ngayon na matatanggalin na ang RSL system. Nagkukumahog ngayon, we are already catching up. The commission is catching up to give seminar workshops in every parishes. Kasi they call, they demand, please come on this date and that for this. In January, the bishop sent or gave the circular in January na unang tatanggalin ay baptism. So it is a gradual abolition of the RSL system. And it is written in the BCP to document towards the gradual abolition of the RSL system. I don't know whether, maybe I'm correct or not, Article 118. Yeah? A gradual abolition of the RSL system. So this year, baptism, next year, confirmation, and following. So, ganun yung nangyari sa Diocese of Magaliches. So, para mas ano pa siya, mas mabigyan diin
There are three heads of this commission, one religious, one priest, and one lay. So I am the lay coordinator of the commission. So there is also so three, and I focus on the formation, but we work together closely on this. So in ongoing formation, the plan is per parish as needed and by community level. So it's calendar. Now, the balikhando, okay, of course, when we say balikhando, we always refer this to finances. But the deeper understanding of balikhando is the totality of what we are going to balikhando, like time, talent, and treasure, and more. So the diocese or the team introduced a system, particularly for the finances. And this also is related to its allocations and towards guidelines for the taxation scheme. So guidelines is already formulated, but hindi para common. So taxation scheme that the Narin has, as I think you have also here in the diocese. Now I would like to share a little. When I was talking with several priests also there, na kaya niya sinabi ni Joey na takot silang mawalan, no? Kasi nakikita nila na yung balikhando fund is already overflowing. I mean, na more than what we collected in the masses. So that isinghimo na rin nila yon, kasi takot silang mawalan, kasi kung ihalo nila yon sa parish fund, that is subject to taxation. So yung iba, sister, hirap eh, kasi ang laki nung ano sa diocese. So hiwalay ko muna, kasi parang may mabutan ako. So that fear na mawalan, yun yung nandun. Pero yung stewardship, dapat hindi tayo mawalan hindi tayo dapat matakot mawalan. Kasi as we release, as we share, more will come. So yun yung experience sa diocese ng Nova Leaches. Okay. We identify three pillars towards, I would say towards success. Kasi on the process pa naman, no? Nasa ano pa lang kami. The take off pa lang. So there are three. One is formation. And this is identified primarily by the team. So kailangan talaga ang formation, information dissemination. So yun. Second, organizational structure. And third, transparency and accountability. So yung tatlo. So we always go back, kung may lapses sa practices sa implementation sa parishes, we always redirect them to these three pillars. Okay, now, I would say that in the initial stage of implementation of the program, we had what we need. One, committed volunteers. So parish priests primarily should identify leaders or volunteers for this commission or for this ministry. Kasi sila ang nakakaalam kung sino yung kanilang mga sako, mapapagkatiwalaan. And the key, that they are the key, is the support of the parish priest. Ang mas maganda na, sila yung initiator ng program. It's not the lay. The lay are just there. They are around. If you tap them, you will get them. So, siguro yun yung ano, patuloy nasa ika 46 parish na nag-iikot yung commission. So there are 67 parishes in the Diocese of Nova Leaches. So na halfway na. So
natuloy-tuloy pa rin ang commission na nag-iikot, nagbibigay ng seminar workshop, nagbibigay ng formation. And I think there is one parish already in the diocese na totally ano na ang adult cell system, which was approved by the bishop. Kasi nga, they are already a self-sustaining parish in terms of finances, volunteers, whatever. So it's the whole aspect of life of the and of the parish that is improved, that is progressing, and it is becoming a church of the poor. Kahit nasa gated, ano sila, gated area, subdivision. So we hope na tuloy-tuloy yung ano pa rin, yung pagtataguyod namin ng spirituality stewardship, deepening more this spirituality in the diocese of our parishes. And we are always ready to share to other dioceses or parishes of our experience. Thank you. Si sister po ay lagi namin nakakasama dito sa diocese. In the perfection of the Kalawan Steward September. Ngayon, akin mo is to share with you yung aking journey ng stewardship dito sa diocese. Okay. Ayan. Dito mo na yan. Okay. So, sa akin po, testimony, nagsimula pag ako ay pastoral director. So, halo-halo na po ito eh. No? At ulit, ang aking pong kinilalagay ngayon sa stewardship is simply because of my own experiences with the, being the pastoral director and then the condom ng Pinoy and then po yung sa stewardship. At then, sa nung nalaman ko po sa ibang mga parokya na meron na rin parang in the form of doing this stewardship, especially regarding the finances, ay okay din po, kagatulad na limbawa doon sa Kanluban, okay, Father Edwin, at si Minana ni Father, sino ngayon si Danny, yung kamanggagawa, di ba? Meron kamanggagawa ni San Jose, no? So nagbibigay sila ng 300 pesos. Jose ni Father Jerry, I learned yesterday about the yung sa, tawag sa inyo, Father Jerry, sa katedral, companions para hindi po 500 pesos. So, and also, we have other forms of kind of stewardship. Ponto ng Pinoy is also stewardship. Kasi yun ay sabi nga, ano bang maliit? Ano bang magaling kahit maliit? Basta maliit. Ang regularity of living. No? Tama po yun. Pero ang stewardship, ay it's not just tithing, but it's more the spirituality, it's the fundraising, katulad ng Ponda ng Pagin, it's not a fundraising movement, but dwells on the spirituality. At yun po yung aming unti-unti natutunan yung pag-embrace ng kabanalan, ng spirituality. Kaya paano ko nagsimula ito ang aking sariling journey? Yung nga po, noong ako ay simula pa noong 2000, noong ako'y na-open as pastoral director, po kami ng pag-aya sa pastoral office with my fellow priests sa mga kaibigan. And there was one thing na natutunan ako na hindi ko malilimutan na ngayon ang aking ini-embrace itong salitang ito. Na noong si Father Rex niya ang aking na hilingan maging executive secretary of the pastoral office, there was one time meron kami meeting. Then tinanong niya ako, Duel, nasa na yung mga ganito, mga ganyan. Sabi ko, hindi ko nagagawa. Sabi niya, you know, in the pastoral office, we hold responsible for our own trabaho, for our own job given to us. So, this yung sinabi niya sa akin, accountability. Sabi ko, ganun pala. Ito pala gusto nito, accountability. So, simula noon, natanim na sa isip ko yung sinasabi niya, accountability. Kaya, tuwing kami mag-meeting, kinakabahan na ako dahil yung mga trabaho kailangan kong ibigay, isubmit, at pagbigay ng plan ng support. No?
So that was the time that we got assigned to Sabahin in the year 2000. At doon na naging naging natutunan ko noong time na yun ni Pastoral Director sa pagbubuhay ng Pastoral Office na yun ay yung acquaintance with the different with the Bible about the pastoral undertaking of Christ and then reading the materials, the different materials ng simbahan. No, nabasa ko po din yung muna yun, siyempre, yung 2000 na umuong milenyo in 20. NMI, no? Ano pa yung Iglesia ni Panestria? Ito yung nakasayot namin siya. Yung, yan, yung Rosario Virginis Maria, yan. So yung mga usong ano doon eh, mga usong na dokumento na binabasa namin. And also, yung PCP2. Yan, ano-ano rin doon. PCM, Provincial Council of Manila, pinag-design na Synod of San Pablo. So yung mga naging orientation ko doon. And then, doon din po, ay na-orient ako doon sa vision, mission ng simbahan sa PCP2. Ano yung mga elemento ng PCP to vision, vision ng simbahan? Yung vision na yan. Siyempre yung Church of the Poor, yung Community of Disciples, yung integral evangelization, so yan yung mga bagay niya. And then also, noong panahon yun, so nagkaroon ng libertad ng 2002, plus yung meeting na yan ng ating pastoral office, alam din yun, mga consultation, with the religious, with the priest, with the SWOT analysis dito, etc. And then, noong 2002, nang napalipad na nga ako sa San Lorenzo, nagkaroon ng lipatan, ayun, ay doon ako na, sabi ko, binigyan ko ng title itong aking journey, yung vision. Ano yung vision? Kasi nga ay, dumadal ako sa simula noon, ako'y naanayahan ni Bishop Drona. Sabi sa akin ay, di ba yung nagkaroon ng transition mula kay Bishop San Diego at ako kay Bishop Drona. And then, balita si Bishop San Diego, nag-take over si Bishop Bernard as the diocesan administrator. Doon nagsimula naman yung pondo ng Pinoy. So, na-appoint ako bilang director ng Pondo ng Pinoy. At doon naman, doon ko nalaman yung idea ng PCP2, the vision of fullness of life, and then yung integral evangelization, and then yung sa sinabi nga doon yung empowerment of the poor. Yan. So, and then doon, pinadalo ko ni Bishop Drona, dahil na-disintegrate na nga yung ano, yung pastoral office, sabi niya, o sige, pumating ka nalang noong stewardship. So, ang ganda po nung dinalawa kong seminar noong 2004, 2005. Kasabay ko po si Father Pabilio, Father pala na si Bishop, dumalo kami nun doon sa Pius. At ang pang-title po nung aming dinaluhan ay sustainability of basic ecclesial communities through Church of the Poor and Spirituality of Stewardship. Ayun. Doon po nagsimula yung aking engagement with the Spirituality of Stewardship. At doon nga kailangan ko kung ano yung stewardship. And then, so isa pa rin ang pangyayari sa akin, nakadalong pa na mga ilang trainings at nagkaroon din yung trainings ang pondo ng mga ilang sama yun siya. Line of yung social teaching state ng ministry ng PCP2 ng vision of Church of the Poor, salvation and liberation of poverty, salvation of souls through Church of the Poor as the vision of the Church of the Philippines. And then may isa experience na nagpuka sa akin doon sa San Lorenzo, no? Pagka ako'y uuwi, no? At umaalis, isa lang po yung daanan sa San Lorenzo at yung dadaanan. At yun din yung pagtawid sarili sa tren. No? Pag kami yung tumatuloy, siyempre magbibinom ka, hindi yung tawid ka sarili sa tren, etc. Tingin ka sa kaliwa, di ba? Pag tumatuloy tayo sarili sa tren, stop, look, and listen. No?
sa may bintana, and then nilisan. And nakikita ko lagi doon, yung mga bahay-bahay ko. So, sa pagdaan ko, sabi ko minsan, naalala ko sila ng Church of the Poor, sabi ko, minsan kaya mawamasal ako dito sa Reyes ng Tren, para makilala yung mga tao. So, and then sa isang araw, meron akong natanungan, sabi ko, pwede magsamahan ko dito sa Reyes ng Tren, dahil yung mga bahay doon ay para pa rin, nabibilang pa rin, nasako pa rin ang San Lorenzo. So, pinuntahan ko doon, naglakad-lakad ako, at sabi ko, ay, ito si Father. No? So, sabi nila, ah, sino mong pare? Yan po ba yung sa Pasita ba? Sabi, dito yan sa Pasita 2. Ah, ganun po ba? Then, may nagsalita, no, naalala ko, hindi ko malilimutan. Sabi, ay, salamat. Nakarating na rin ang simbahan dito. Kami pala, kami lang din sa simbahan. Tala ko, sabi ko, ba't kaya sinabi nito? Para sinabi niya, naalala din kami ng simbahan. Sabi ko, opo naman. Kabilang mo kayo sa simbahan, kaya ako nandito. Eh, salamat naman, Father, dahil nakarating na kayo sa amin. Eh, sabi ko, ay, doon po kayo ay nagsisimba. Ay, hindi na po. Kung ano wala ko. Kasi ba, hindi namin alam ko sa kami sa simbahan.